Isa sa mga itinuturing na tagumpay ng Administrasyong Ramos ang peace agreement ng pamahalaan sa Moro National Liberation Front o MNLF at iba pang rebelding grupo. Kinilala nga ito at binigyan ng award sa 1997 UNESCO Peace Prize. Limang proklamasyon sa amnesty ang inisyo rin ni dating Pangulong Ramos para sa mga miyembro at taga-suporta ng Revolusyonaryong Alyansang Makabansa, Soldiers of the Filipino People Young Officers Union. Sa loob ng kanyang panunungkulan, 229 na batas ang kanyang napirmahan. Kabilang naman sa hinarap na hamon ng administrasyon ang malawakang brownout, ang El Nino at Asian Financial Crisis. Isa ito sa mga tinalakay niya sa kanyang unang State of the Nation address. I know we shall not fail. I know that we shall do all we can severally and together to make our stewardship of government a good one for our people and our country. The need is here. The need is now. Matapos naman ang kanyang termino, binuo ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Ramos Peace and Development Foundation Incorporated. Naging miyembro naman siya ng National Security Council ng Estrada at Arroyo Administration. Itinalaga rin siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Special Ambassador sa World Economic Forum. Sa termino naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inapoint siya bilang Special Envoy to China. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.